welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing a first impressions review of this Dermacol primer and Dermacol foundation. So if you want to know my thoughts about these products, please keep on watching. Termed as the world's most full coverage foundation, I'm not gonna lie guys, marami na akong nakitang review about this foundation dahil binali ko rin siyang bilhin for myself. But Dermacol Philippines sent me a package. So ayan yung eco bag niya. Ang ganda. It's foil pink. And they sent me 11 shades of their foundations. Alam ko 13 yon, pero 11 yung sinend and then 2 primers. Nag-send sila ng dalawang klase ng primer. Isang full size, yung isa deluxe sample size. For the full size, we have this Dermacol Matte Control Makeup Base. Sabi niya 18 hours daw na magtatagal yung makeup mo. And then the other one is this Dermacol Satin Makeup Base naman. So I'm assuming this is for oily skin and then dry skin. While for the foundation, 11 shades yung sinend nila. And you've already seen this sa mga nagre-review kasi ang dami na nakapag-review nito. Parang huling-huli na nga ata ako dito. But better late than never, diba? So I'm going to try this out today. And kahit world's most full coverage foundation siya, ang tanong, magtatagal ba siya sa init ng Pilipinas? For your reference guys, I have oily combination skin. So oily siya dito sa T-zone and then normal to dry dito sa cheek part. Tapos nakapag-moisturize na rin ako, kaya ngayon we're off to using the primer. I'll be using this Dermacol Matte Control Makeup Base and nakalagay sa harapan is that its anti-shine effect will last for 18 hours. Also oil-free, long-lasting, and hypoallergenic. Sa likod naman, nakalagay that it is made in Europe and then ang content niya is 20 ml. And as far as I know, this is already the full size. Ang ganda ng packaging nito no, kasi squeezy tube, so mas madali siyang i-dispense. Kaya, let's try dispensing. So, ayan siya. Sorry, mahina yung pang-amoy ko ngayon kasi may sipon ako. Pero alam niyo yung regular na primers na medyo silicone-y, ito yun. Wala talaga akong maamoy sa kanya, so i-apply na lang natin siya. And lastly, dito sa right side, kasi sa right side ko lang ng face ilalagay yung primer. Tapos let's see kung may effect ba kung walang primer o meron. It feels good to the touch. Tapos ito yung klase ng silicone primer na hindi naman sobrang dulas na nasobrahan sa slip. Comparison guys na may primer at wala. So as you can see, this side, mas matte yung itsura niya. Pero like not too matte, meron pa rin luminosity na nakikita. And na-blur out yung imperfections on this side. Kasi dito, mas halata yung mga pores. Now we have the foundation and dito talaga ako na-excite guys. So this is the Dermacol Film Studio Baron of Prague makeup cover. And sa packaging niya, it says that it is waterproof, may SPF 30, and hypoallergenic. Here's the packaging. As you can see, merong parang umiilaw dito. And yun daw yung parang mark niya that it's like authentic and hindi siya fake. Looking sa website mismo ni Dermacol, they have 13 shades. Pero hindi ko alam, nahirapan pa rin ako maghanap ng para sa akin. So what I did, naghanap ako ng swatches and ang parang swak sa akin is si 210, 211, and 212. So let's try muna si 210. Sabi rin sa website guys that it is for all skin types, may SPF 30 and then preservative free. Pero medyo nagtaka ako dun kasi nung chineko yung expiration niya, 2021 and it's only 2017 now. So ito ata yung pinaka matagal na expiration na foundation na meron ako. Back packaging, it says 30 grams and also made in Europe. Pero nakakapagtaka talaga si expiration. In the box, you're going to get yung leaflet. Kanalo yung leaflet, as in, iba-ibang languages and may instructions. It can be used on the entire face and body for color correction, lightening, or darkening skin tones, or for professional makeup applications such as photography, modeling, and special occasions. Its long-lasting effect is ideal for covering minor flaws or extensive skin defects such as dark circles under the eyes, scars, spots, loss of pigment, and blemishes. Dermacol makeup cover is water-resistant and has been dermatologically tested. Ang haba nun. Directions for use, 3 steps lang to guys. Una muna mag-apply daw ng makeup base and we already did that. Ang sabi, itry daw si Satin Makeup Base, pero dahil nasa Pilipinas tayo, ang itry natin is yung Matte Control one. Tap the makeup into the skin gently with the fingers or with a damp makeup sponge. Fix the makeup with Dermacol Invisible Fixing Powder. Wala tayo nun, so I'm just going to set it with a regular setting powder. Panalo talaga si instructions kasi kompleto. So here's the tube. Squeezy tube siya, guys. Oh no, I'm really sorry. Hindi pala 4 years. So ang expiration niya hanggat hindi mo siya nabubuksan is up to 2021, so 4 years. Pero once you open it, it is going to expire after 24 months. Ayun naman pala, nandito sa baba. Kasi meron din siyang sticker dito. Ayan. Tapos meron ding expiration na parang naka-open yung can. To open, unscrew the cap. Tapos, para siyang ointment na sarado. And then you will poke it with the cap. Nakakatakot kasi minsan pag ganito, lumalabas na siya ng bongga. Hindi mo na makontrol. So, lumalabas nga siya. Try muna natin dito. Ayan.
I think okay naman yung match na. A little bit lighter for my skin tone, pero baka mamaya mag-oxidize. Let's try naman si 211. Baka mas okay kung mag-darker tayo ng one shade. Okay din naman siya. Kaya lang pansin ko, mas yellow tingnan tong si 210. But I think I'm going to settle with 210 dito sa side na to kasi mas yellow siya kaysa kay 211. Now, uubusin ko muna yung in-apply kong isa kanina. Then we're going to blend this out. Baka kasi mag-dispense ako tapos masyado naman pala siyang madami. Done blending dito sa primer side. And grabe yung coverage niya. Tapos parang maputi siya sa akin, pero pag kinumpare mo naman siya sa neck, hindi naman ganun kalayo yung shade. Alam nyo ba, na nagawa ko tong face na to, kalahati lang din dun sa maliit na nilagay ko kanina na pang test lang sa kulay. Pero madali siyang i-blend. Nag-expect ako na mahihirapan ako mag-blend sa kanya since ganun usually pag maraming pigments. Now I'm switching my sponge para hindi mahaluan ng primer and let's do this side. When it comes naman to blending, I don't see any difference dun sa may primer na side at wala. Madali pa rin siya i-blend kahit walang primer. Basta siguro naka-moisturize lang yung skin and then damp sponge yung gamit. Ganun pa rin siya. Yung saglit ko lang na idinaldal, blended na. Now I'm going to add a very tiny bit pa. Mga kalahati ng idinispense ko kanina for the neck and also hindi ako gagamit ng concealer today. Ibe-blend ko siya on its own. Yun nga lang guys, siguro dahil punong-puno yung foundation, nag-ooze out talaga yung laman niya sa loob. So ayan. Now I'm going to add more to my blemishes kasi nga diba hindi na ako magko-concealer. Pero iko-concentrate ko lang siya kung nasan yung mga gusto kong takpan pa. I'm also concealing my dark under eyes using this foundation. Siguro kung marami kang shade, what you can do is get a shade lighter para mas ma-conceal mo. Or pwede ka rin mag-correct kasi nakita ko yung mga ibang shades niya, yung undertone is for correcting. Already done with the foundation guys, and isang layer lang yung nilagay ko, tapos nagdagdag lang ako on areas na gusto ko i-conceal, like dito sa veins, sa my under eyes, but that's it. I can still see some blemishes as in konting-konti na lang guys, ayan, yung aking mga veins yan. Pero kasi hindi ko naman siya pinush ng second layer kasi nga ayokong mag-feeling cakey throughout the day. And to be honest guys, hindi ito yung ine-expect ko na feel sa face. It still feels lightweight kahit ang kapal ng coverage na. Sabi niya, it's velvety matte. Hindi siya velvety sa pakiramdam pag hinahawakan. Definitely huwag mong hahawakan without setting it kasi malakas talaga siya mag-transfer as in. Ayan o. It feels a little bit tacky to the touch pero hindi siya tacky or sticky sa feeling. With what they claimed na matte, hindi siya mukhang matte. Kahit dito sa may primer and sa walang primer, meron pa rin siyang luminosity na makikita. I'm going to set this with powder and then do the rest of my face and I'll be back. Done with the rest of my makeup. Hindi na ako nag-highlighter guys para makita nyo mamaya yung oil. Pero, ayan na siya. Hindi naman ako nahirapang mag-apply kanina ng makeup. Madali naman. And just one thing na napansin ko, pag gagamit ka ng brush, medyo dahan-dahan. Do not brush it vigorously kasi yung area dito, niretouch ko lang kaya hindi gaanong halata. Natanggalan siya ng foundation. Kasi pagkaganon ko ng brush, parang na-disrupt siya. So, yun lang. Kasi siguro nga, konti lang yung powder na nilagay ko. But as you can see, it's already matte because I applied my Kuti Airspun in naturally neutral. Okay naman siya. It did not emphasize any dryness or any bumps on my face. Minsan kasi pag full coverage yung face ninyo, mapapansin ninyo na nakaka-emphasize siya ng texture ng skin. Pag full coverage, mostly prone sa caking. Pero ito naman, okay naman siya. Yun nga lang kasi, isang layer lang yung nilagay ko. And then, just, you know, adding more dun sa mga areas na kailangan ko i-conceal. Now, we try sa flash photography, but wait lang, patayin muna natin yung mga ilaw. Grabe dun pala sa photo review, alam kong may mali. May mali talaga. Alam niyo buti na lang, yung kinuha kong picture is up to here. So, may comparison ako ng color ng face ko sa aking neck, sa my shoulder area. Pero hindi talaga, beshi, hindi siya for pictures na may flash. Kasi sobrang puti tingnan ng mukha ko. As in, parang iba yung may-ari ng mukha sa katawan. In person, mukha talaga siyang flawless. Hindi naman ganun kalayo yung napili kong shade ng face sa katawan. Most foundations oxidize on me agad-agad. Nakikita ko yung diferensya. Pero ito, it remains the same. Nagustuhan ko siya for my preference na full coverage. But this is not the foundation for everyday na parang natural looking. Hindi siya natural looking. Ito yung foundation na kahit tipong malayuan, alam nila na naka-foundation ka. Kahit pakamatch siya ng face mo. Kasi
Halata talaga dahil sobrang full coverage na. May ibang foundation kasi ng mga tipong pag medyo malayo ka ng konti, magandang tingnan yung foundation. Pero pag malapitan, hindi siya ganun kagandang tingnan. Ito, okay pa rin siyang tingnan kahit sa malapitan. I'm going to grab again 210 kasi sabi niya nakaka-cover daw siya ng tattoo. And let's try, let's try covering yung aking tattoo dito sa arms. I-try natin siya i-cover. Konting-konti lang yung kinuha ko. Pero kasi nininipisan ko para hindi halata na may foundation. Kaya nga niya, kaso kailangan dabbing motion. Added more, pero kailangan mo ng patience kasi hindi siya agad-agad natatakpan. Tsaka kailangan medyo makapal din yung ilalagay mo. Kung gusto mo talaga siyang takpan, you can use yung corrector shades kasi may mga darker shades sa range. And then saka mo siya patungan ng Dermacol foundation, nakashade mo talaga sa body. Time now is 2:04 PM and hindi ako maglalagay sa aircon para malaman natin kung tatagal talaga siya throughout the day. Katatapos ko lang mag-review guys and I just want to check in dito sa video para makita nyo kung paano siya nag-start. So, ayan siya. Medyo bumpy yung skin ko ngayon kasi pagkagising ko meron ako mga red bumps that I usually get. Hindi ko alam kung saan ko nakukuha yun. There, hopefully, mag-focus siya ng maayos. Ayan. Para mamaya, meron tayong comparison pagka end of the day na. A few minutes shy away of 2 hours and ayan na siya guys. Kaya nag-update ako kasi nakikita nyo ba yan? Itong side ng my nose ko. Nag-oil na siya. So, nagsisimula na lumabas. And isa pa, itong Hair and Make Mascara, nag-smudge siya dito. Ay, kita nyo ba yun? Ayun na yung black-black na yan. Ibig sabihin, medyo nagsa-start mag-sip yung oil dyan. Tapos, pag hinahawakan ko siya, yung ibang foundation ko kasi pag hinahawakan ko ng ganito, hindi naman ganito yung pakiramdam ko. Pero medyo slightly, super duper slight na dumidikit na yung kamay ko. So, ibig sabihin, nasip-sip niya na yung powder and ayun, oh, kita nyo na rin na medyo may konting shine. Although, for me, this is not bad. This is good kasi nagmumukhang natural lalo yung foundation. Pero, natatakot lang ako na masyadong mabilis siya na nagkakaganito. So, usually sa akin, nagkakaganito mga 4 hours, ganyan. Pero ito 2 pa lang. So, let's see. Hindi pa ako nakapag-check-in kanina, but this is after. Tumitingin lang sila lahat sa akin. After 8 hours, ayan na siya. Nasa East Wood ako, kaya may sumisigaw. Sobrang oily na. Pero 8 hours kasi ito, tas nag-grease sa dyan. Hindi naman ako naglagay ng concealer. Pero ito siya sa may ilaw. Gusto ko i-focus dun sa may mga ano eh, mga lines. Ayan o. Pero very slight dito sa lap lines. I'm back guys and the time now is 11:20. Ayan. And it has been on my face for 9 hours, the foundation and the primer. Pero ayan na siya ngayon. I'm going to give you a closer look. Usually dito ko nag-oil sa T-zone. Pero ngayon, may konting shine dito. Parang hindi naman shine eh. Parang sheen lang siya. Healthy sheen dito sa my forehead. Pero sa nose talaga yung grabe. As in, ito yung kailangang i-retouch na level. And then dito sa my chin, konting sheen din. Na-emphasize yung pores. Kitang-kita yung pores. Tapos sa laugh lines, ayan na siya. Nag-settle talaga. Pero, I mean, kaya ko pang remedyohan yung sa laugh lines eh. Kasi pag ginamitan mo siya ng sponge, tapos inayos mo na ganyan. Feeling ko, babalik pa siya. But now, I'm going to use tissue kasi hindi ako gumagamit ng oil blotting sheets to blot my makeup kasi lalo siyang nag-oil. So, itry natin na i-blot yan. There. And tingnan natin kung todo mag-breakdown. Idadamay ko na rin yung aking cheek part. Punti dito sa my forehead. Yan na yung ka-oilihan. Considering hindi naman ganun kainit ngayon. Maulan buong araw. Pero nag-oil pa rin ako. So, paano na lang kung sobrang init ng panahon. Hindi lang ganito ka-oily yung mangyayari sa akin. I did not stay for long sa air-conditioned na place. Parang palabas-labas ako. Pero for me, hindi naman ako ganun ka-oily. This is oily. Although dito sa nose talagang kahit kanina nung hindi ko pa na-binablot, kita ko yung natanggalan ng foundation. Of course, yung marks ng aking glasses, pero hindi naman maiiwasan yan. And also, dito sa under eye, hindi ako gumamit ng concealer. Ginamit ko sa foundation as concealer, pero nagki-crease talaga siya ng malala. But if you're going to consider that this has been on my face for 9 hours and unang beses ko palang nag-blot, parang okay-okay na din. Pero hindi ko masasabi na okay siya sa oil control kasi nakita nyo naman kung gaano ako naging oily today kahit hindi naman ako ganun ka-oily. Kanina naman guys, when I was reading the comments on my Facebook and Instagram,
Instagram na pinost ko that I am trying this foundation today. Nakita ko na ang sabi ninyo, mabigat siya sa face. Pero para sa akin, this is still a lightweight foundation considering the coverage. And I have also tried drugstore and high-end foundations na hindi ganito yung coverage, hindi ganito kaganda, pero mas heavy siya sa pakiramdam. Para sa akin, swak pa rin siya sa feeling. One tip guys, kung gusto niya mag-blot using tissue or parang mga oil blotting sheets, pag may konting shine, i-blot nyo na agad. Huwag nyo nang paabutin sa point na ganito kagrabe, yung katulad nung kanina, yung pag-oil. Kasi pagka ganun kagrabe, tapos i-blinat mo, katulad nito, makikita nyo na nagta-transfer yung foundation. So, while may konting shine pa lang, blot ng pakunti-kunti. So, is this primer essential? Itong sa Dermacol Matte Control Makeup Base, 18 hours. Sa tingin ko, hindi naman. Pwede kang gumamit na ibang primers kasi marami pang primers na feeling ko mas okay yung performance kaysa sa dito. Now, let's rate the foundation. This Dermacol Makeup Cover for ease of application, 1 point. Hindi ko nahirapang i-blend kahit 50% ng kanyang pigments or full coverage. Extreme coverage siya. Next category is packaging. For me, okay na okay itong si Squeezy Tube. Masisimot mo talaga yung laman. That is also 1 point for me. Now, pigmentation naman guys, of course, 1 point kasi grabe talaga yung pigmentation niya. As in, extreme yung kanyang level ng pagko-cover. Value for money, mahal nga siya, pero may coverage naman. I mean, matitipid mo talaga to. 1 point for this one. Last but not the least, is it long-lasting? I'm sorry, but it's a 0. May natere pa rin naman, pero magtataka kayo kung bakit ko siya bigyan ng 0. It's because, sabi ko nga kanina, i-clean name niya that this is for all skin types and that is not true. Dahil ako ay oily combination, ibig sabihin, may oily ako, tapos may dry, hindi pa rin siya ganun kapasok na pasok. Paano na yung mga super-duper oily? Feeling ko sa dry, magtatagal siya, pero ang mahihirapan naman sila sa pagbe-blend kasi baka mag-cake. And I'm also going to reiterate na hindi naman ganun kainit yung panahon ngayon. So the total is 4 stars over 5. I think it's a must-try foundation. Okay siyang itry, but then you have to do some ways para mas mapatagal siya. And that's it. For me, marami pang paraan para mapatagal mo to kasi kanina, plain ko lang na nilagay sa face ko. I can set better kasi konti lang yung powder na ginamit ko. I can also use makeup setting sprays. Masaya ako kasi finally, na-try ko siya and I'll still be using this foundation for sure. So if you wanna try out this foundation, you can check out their Instagram. It's @dermacolph. Ilalagay ko rin siya sa description box below so you guys won't forget it. I hope you learned something today and if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!